ngayon ang matatawag nating mga heroes? Sa sayo lang, sa iyong pananaw. Well, sa aking pananaw, basta kung sino man ang, let's say, siyempre eleksyon, no? Katatapos lang at merong mga politiko o mga political leaders na naluklok sa mga posisyong yan. Ang gusto ko lang eh, ang akin yung hero, yung talagang may guts na hindi ibenta ang karangalan at prinsipyo. Yes. Ayan. Very true. Okay, mga kaibigan, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ating mga heroes and of course, tungkol po sa ating bansa. Pero kailangan ibigay na natin sa kanila ang ating unang-unang espesyal na bisita na may kaugnayan din sa pagsisilbi ng bayan. Di ba, Dick? Tama, B. Ganda-ganda ba? Go ahead. Okay, mga kaibigan, our very first special guest. Yes. Our first guest, no, in our special Independence Day celebration is the First Lady of the new Senate. Yes. With a song that's meant to inspire all of us on this special occasion. Here's the lovely First Lady of the man who topped the recently concluded senatorial race. Yes. Let's all welcome Miss Helen Gamboa. She's singing one song. Yes. Yes. One song of love, one song of fear.
Mandela. Stay tuned, folks. Gumma will be right back. Thank you very much. Thank you very much, Ruben. Thank you very much, Direk Romy Veron. You'll get your turn. Ang dami kong kakampi sa film, ha? And now, ladies and gentlemen, of course, please welcome to the show ang napakaganda, hindi mo dahil sa kagagawan ng mga to eh, at mabuting may bahay at kabyak ng ating senador na walang iba kundi si Tito Soto. I-welcome po natin walang iba kundi si Miss Helen Gamboa. Kamusta natin, Helen? Mabuti. Thank you very much, B. At magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo-lalo na dito sa ating mga bisita sa loob ng studio. Good evening sa inyong lahat. Yes. Unang-una, Ate Helen, this is for you. Congratulations. Thank you, V. And I'd like to say congratulations also. Thank you very much, of course, kay Tito Soto at sa lahat ng mga congratulations. Na 24 senators, congratulations sa kanilang lahat, right? That's right. At aminin naman ho natin, mga kaibigan, na malaki po ang responsibilidad at talagang sa totoo lang, Ate Helen, malaki ang naitulong ni Ate Helen kay Tito Soto. Totoo naman yan. Laging, alam mo na, sa likod ng isang politiko, isang may bahay eh. Charm yan eh. Charm. We have to face that. Totoo yun. Medyo ano, nasa background lang ako. Ganun lang ang ano, trabaho ko. Ikaw ang inspirasyon. Siyempre. Yeah. Alam mo, may tanong lang ako sa'yo, Ate Helen. Sabi nila, wala naman daw posisyon ng isang may bahay ng isang politiko or nanalo, like say yes, kay Tito Soto, isang senador, wala naman daw posisyon or walang how will you say this, kundi impluwensya lang. Uh-huh. Impluwensya lang ang isang may kumbaga, may bahay trabaho. Oo, ng isang asawa ng isang senador. So paano mo gagamitin ang iyong paglilingkod sa bayan o paglilingkod kay Tito sa pamamagitan ng impluwensya lang at okay, hindi responsibilidad ba tawag doon, Dick? Hindi yun, ano, responsibilidad. No, kasi ang magiging responsibility ko doon is to support my husband all the way. Uh-huh. And, but I as I have said all the time and always, I love staying in the background. Yes. And doing socio-civic work, no? So siguro doon ko ilalagay ang aking time. Doon ang magiging influensya ko, let's say, sa mga charity works. Doon siguro. So, tama yun, V. Kasi kahit wala namang posisyon, may magagawa pang iba. Oo, dahil syempre, si Ate Helen naman is really involved with mga civic works. Yeah, ang civic organizations even before, no, when he was still Vice Mayor of Quezon City. Yan, eh. So, lalo na ngayon na he will be serving the people nationally, hindi lang limited sa isang, let's say, city. Yes, no, yes. Then that means mas wider din ang scope, yes, ng right, pagtulong namin. That's so true. I would just want to say na I will be more than willing to do that and to help out. Yeah, yes. Very Ate nice. Helen, ano naman ang feeling mo, no? Ikaw mismo dito sa malaking expectations ng public, hindi ba? Kay Kuya Tito bilang senador. Kasi alam ko, itong nanalo siya, nag-number one pa siya, makikita natin talaga yung malaking expectation, yes, expectation sa kanya. Uh-huh. How do you feel about it? Well, of course, firstly, I'm overwhelmed. Mm. Dahil kasi nakita ko kung gaano kamahal ng Pilipino si Tito. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Alam mo talaga, Roderick, to tell you the truth, talagang we were so touched, no? Kasi talagang I do not know how to thank all the people, the Philippines, no? Kaya sabi ko, talagang yung pagsisilbi niya, na talagang ipinangako niya at ipinagkatiwala po ninyo sa kanya, eh talaga pong gagawin po niya ang lahat ng kanya makakaya para masuklian yung pagtitiwalang yon. That's right. And siyempre. Oo nga, di ba may karugtong pa yan? May karugtong yun. Yes. Kasi in every endeavor, kahit naman sa show business, kahit naman sa politiko, kapag may pumupuri, may naninira, kung merong nananalo, may natatalo, yes, hindi ba? Yes, at ano naman ang feeling mo dun sa iba namang parang naninira o nangungutya na artista na naging senador, tapos top pa, di ba? Hindi ba sabi ni God, those who are humble will be exalted? So, right. I do not mind. Amen. Bahala na silang manira, basta I know what's in Tito's heart and God could see us, you know. He knows what's in your heart. That's right. So I think it's the best judge will be the one up there. That's right. That's very, very, very nice. Ate Helen, to you, congratulations again. And I'm sure ngayong... Wait, I would like to say congratulations to Ralph Rector. Yeah. Ralph, thank you. Congratulations. Yay. And V, congratulations because ang dalawang first lady. Yes. Let me finish.
Ralph, I know you can never deny the fact that Vilma here was your inspiration and she was your good luck. Diba? Yes. Thank you. Or good luck charm na talaga si V. Thank you very much, Ate Helen. I'm sure itong taon na ito magiging lalong-lalo na first year, busy si Ate Helen. Wala ka bang balak gumawa ng pelikula, Ate Helen? Meron siguro. That's nice. So, muli kaming iwan ng mga tiga show business. Yes, siguro. We'll start sometime in July.